How far would you go in terms of investigating someone's loyalty? Meron ba kayong mga steps in real life na nagawa na pag-iimbestiga sa ex or sa partner nyo na similar sa kinawa nyo? May mga ganyan naman akong moments nung dalaga ako. Siyempre, di ba? Sa mundo to, wala ka naman pwedeng itago. Pero nung mga timeline, wala pa naman social media. So, hindi mo talaga malalaman na mag-imbestiga ka talaga ng bonggang-bongga. Pero hanggang dun lang ako sa makita ko lang na may intimacy na wala naman sa harap ng camera, tapos na yung usapan. Hindi ko nalulokohin yung sarili ko. I won't even waste my time and invest emotions sa ganitong klaseng relationship kasi it's such a waste of time. Pero in fairness, pag binabalikan ko, nakakatawa pala. Parang feeling ko kailangan siya pagdaanan or napapagdaanan siya. At one point, ako nun, kahit mga resibo, hinahanap ko eh. Diba? Paghahanap ka ng signal. Kung panood mo lang yung sinasabi nilang off-cam, maghahanap ka ng signal sa TV. Yung wala kang antena sa TV. May TV ako sa condo dati. Walang antena. Saka yung tracker, na-experience ko yan. Tracker, ito track mo. Yung bay, sinungaling talaga. May mga ganun ka naman. Magsisimula naman yung pag-iimbestiga kapag nagpaparamdam na siya ng iba eh. Pag may iba ka nang nararamdaman, hindi ka naman mag-iimbestiga ng dahil ang trip mo. Di ba? Parang kaya wala akong magawa. Malamay nga kung saan to. Di ba? Napagkasoko ka. Pero once na ang naramdaman mo na parang, ay may mali, may kulang, mayroong something siguro to. Tapos yung pagka iba na yung naitatawag sa'yo, kailan pa ako naging honey? Di ba ako tinatawag na honey? Doon ka na magsisimula. Parang may bubog ka pa ate. Nakikita ko ang galit sa gigi mo yung tinatawag na honey. Naku, pag may sinabi pa ako, malalaban na kung sino. Doon sige, bubog, wala nang bubog ba, naalala ko na natawa. Pag naaalala kasi talaga, minsan nakakagigil din naman eh. Di ba? Ginagawa ko naman akong tanga masyado. Sana sa pelikula lang yun eh. Huwag mo naman totohanin. Ayan! Ako lang. Taas! Mga ganon, hindi ba? Pero, kaya pag nakakapanood ka ng pelikula na, ay naku, nagawa ko yan. Totoo yan. Yan mismo nagawa ko yan. Nakakatawa. Kasi ma-realize mo, ay hindi pala ako nag-iisa sa katangahan. O dami nilang matututunan dito pala. Umabot ako nun ate, nagpapahire na ako ng investigator? Oo. Yun talaga, nagpapahire na kaya ako kasi nahuli akong sumusunod din. Nagpapahire kaya ako. Pero matagal na yun. Hindi na to ah. Gusto ko mag-hire yung kasi ang daming kilos at galaw. Tapos nahuli ako. Hire na nga ako. Mahal! Mahal pala nung mga yun. Magkano? Mahal yung mga 100,000. Hoy! Talaga? Seryoso. Pero matagal nilang susundan. Hindi lang isang araw. Lifetime? Hindi lifetime. Yung hanggat may makuha silang pruweba. Na meron ng sagot yes, after yun. Hindi mo na kailangan pang magdahilan sa sarili mo. Correct, ganyan. O para ma'am, final na ba to? Ang mahal na katotohanan na ano? Ano yan ah, mga matagal na yan. 8 years ago. Pag sumagot ka pa, alam nila kung sino yan. Yeah, pag sinemetsyo pa. Patinuloy-tuloy mo yung panadaldan na yan. Konti na lang, initials na yung kasunod yan eh, gaga ka. Basta yun nga yun eh. Umabot ako sa ganong katangahan, tapos minsan oh. Nag-enjoy sa Chicago, pala yung bida sa ganon. Nahuli ako sa baa sa ano, kusina. Hindi kasi ako mapakali, ilaw ng ilaw yung cellphone. Secretary, kami nagtetext sa Amy, nagtetext sa kanin. Kinuha ko nga yung cellphone, napunta ako sa may kusina. Eto, ganito talaga yung cellphone ko. Tinitignan ko yung
si cellphone, di box sa box. Sabi ko, talaga mo alam mo na babae ka, may babae ka talaga. Sinilap dun sa kusina. Uy, nag-aupin dyan. Sabi ko dun, nakabukas kasi yung gasol, pinapatay ko. Yun talaga yung nasabi ko. Nakabukas kasi yung gasol, pinapatay ko. Ano ko yung cellphone ko? Ilaw yung ginamit ko doon sa ilaw ko yung lasing. Pero, yun.